Inaasahang itatayo sa kahabaan ng EDSA at C5 ang dalawang elevated expressway upang maibsan ang mabagal na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ang kumpanyang Avenza ay nagsagawa na ng groundbreaking ceremony kamakailan para sa nasabing mega project na aaprubahan pa lang ng pamahalaan. May apat na palapag ang EDSA at C5 elevated expressway. Aabot sa 30 kilometro ang haba ng elevated expressway EDSA mula Valenzuela hanggang Parañaque na may 12 lanes kada palapag. Nasa 30.1 kilometer naman ang haba ng elevated expressway sa C5 na magdudugtong sa NLEX at SLEX. Inaasahan na ito ay magkakaroon ng 10 lanes per level. Ayon kay Alfredo Garin, project engineer at author ng proyekto, sa ngayon ay hindi pa inilalahad ng kumpanya kung magkano ang magiging gastos para sa dalawang malaking proyekto, ngunit hindi naman ito dapat ikabahala dahil mayroon namang investors na nakahandang gumastos para dito. Ang konstruksyon ng infrastruktura ay agad uumpisahan ng Avenza kapag na-award na sa kanila ng pamahalaan ang proyekto. Ani Garin, ang buod na konseptong ito ng apat na elevated expressway na Maharlika, C5, at EDSA ay 62 kilometro ang kabuuang haba na kayang tumanggap ng 48 milyong sasakyan sa isang araw kapag ito ay naging operational. Ayon sa isang ulat, humigit kumulang kalahating milyong bagong sasakyan ang nadagdag sa nakalipas na 2 taon, at 60-70% ng mga ito ay dumadaan sa Metro Manila, o nakabase sa Metro Manila. Base sa isinagawang traffic count ng MMDA Traffic Engineering Center noong Mayo, 109,124 na sasakyan kada araw ang dumaan sa nabanggit na seksyon ng EDSA, ang flyover ay nagamit ng 57,354 na sasakyan, habang ang service road ay ginamit ng 51,770 na sasakyan.